Hello guys, welcome muli sa ating channel. Ito na naman ang inyong kuya para magbahagi na naman ng panibagong kaalaman. Dito sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo yung pag-compute naman this time ng bilang ng plywood ng partitions nito, no? So bali nung dati, no, nung last video, ang didiscuss natin yung board pit ng frame, no? Pero this time ang kukumpute natin yung bilang ng plywood kabilaan, no? Ito two sides yan. So doon pala sa mga hindi pa nakapanood ng frame board pit ng video ko, paki-watch niyo lang po, no? Bali napakaganda po ng topic na yon. Dito sa videong ito, i-discuss naman natin yung pag-compute naman ng bilang ng plywood. So bali ang kukumpute natin itong areang ito, i-times to natin dahil two sides, no, yung wall natin. Ito siya. So bali ang given natin, bali height natin is 3 meters pa rin, no? Yung length naman natin na 3.5 meters. So yan pa rin naman ang ginamit nating sukat dun sa pag-compute natin dun sa board pit ng frame. So itinuloy lang natin dito, no? So napakadaling compute nito, guys. Sa step by step pong ituturo kung paano compute, no, yung bilang ng plywood sa bidyong ito. So tara guys, umpisahan natin, no, yung computation natin. Bago pala natin na umpisahan na yung computation, tingnan muna natin yung mga given, no. So yung length ng wall natin na 3.5 meters, yung height naman na 3 meters. Yung size ng plywood natin na gagamitin 1.2 meters by 2.4 meters. So ibig sabihin, itong lapad na ito 1.2 'yon. Ngayon ang haba naman niya 2.4 meters. Ayun 'yan. So bali ang area niyan, yung isang plywood na 'yan, 2.88 square meters 'yon, kasi i-multiply lang yung 1.2 times sa 2.4, na 2.88 square meters 'yon. So kung pit naman ang gagamitin nyo, bali 4 feet by 8 feet 'yon, no? So ibig sabihin 4 feet pala yung lapad, 8 feet pala yung haba. Ayun po ang ibig sabihin niyan. So bali plywood na 'yan is 32 square feet 'yan, no? So kung feet ang gagamitin natin. Kaya lang tayo gagamit tayo ng meters. Ang una po nating kukumputin ay ang area, no? So alam na natin na yung area ng isang plywood, bali 2.8 square meters 'yon. So yung area naman ng wall natin, ang formula, length times height naman, no? So ang length natin na 3.5 meters, ang height naman natin na 3 meters 'yon, no? Kaya ang area ng isang side 10.5 square meters pala 'yan, no? Ito po yung area ng wall na 10.5 square meters, no? Yung isang side lang pala 'yan. So kailangan nating i-times to yung area kasi yung plywood natin na kabilaan 'yan, no? Ayan 'yon. So 'yan yung magiging area natin. Ita-times to natin. So ayan, kasi pag hindi natin nilagyan dito, saka isang side lang makikita yung frame, no? Kaya ginawa natin kabilaan. Okay, so puntahan naman natin yung computation na niyan, no? Okay, so 10.5 square meters yung isang side. So kung two sides siya, so bali ganito yan na 10.5 times 2. So bali ang area natin ngayon na 21 square meters na. So yung dalawang side na yon. Ito na yung 21 square meters. Ayan, no? Kabilaan, ayan. So, madali ng compute niyan, guys, no? Yung bilang ng plywood niyan, bali ang gagawin lang natin, yung total area ng
wall, kabilaan, no? I-divide lang natin sa area ng isang plywood. Ganito yan. Ito yung computation, guys. So, yung area natin sa wall, 21 square meters. Bali, yung area ng isang plywood, bali, 2.88 square meters. Yung formula natin, no, para sa bilang ng plywood, bali, total area ng wall, divided by area ng isang plywood. So, bali, magiging ganito yan, yung 21 square meters, di-divide natin dun sa area nitong isang plywood na 2.88 square meters. So, bali, ang answer dyan, 7.29 pieces, sabihin natin 8 pieces, no? So, ayan yung bilang ng plywood na 4 feet by 8 feet, 8 pieces pala. Yan yung computation natin. Ibig sabihin, sa dalawang side na ito, so gagamit pala tayo ng 8 pirasong plywood, no? So, ayan yung magagamit nating bilang ng plywood. Okay, so kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.